yung vermicomposting niya. Ito na. Okay. Makikita po natin yung ginagamit niyang substrate, pero pinadidecompose muna niya. Ito yung mga agricultural waste galing kay Robin Balondo sa kanyang mga alamanan or gardenan. Ito, pinapabulok muna niya. Mayroon siyang carbonizer doon. Makikita naman natin yun, no? Siya lang ang naggawa niyan. Puntahan muna natin yung tilapia pond ni Robin Balondro. Ito na po. Okay. Nilalagyan na niya ng floating feeds. Okay. Hindi daw yan lumalabas pag may maraming tao, kaya parang nahihiya pa sila. Pero maya-maya, lalabas-labas na rin yan at saka kakain. Halina na at ating puntahan yung iba. Wa pa kaka-harvest ini, Ben? Hindi. Ito pala, yung pan na to ay hindi pa na-harvest ni Ruben. Kasi galing pa ito ng Manila eh. At ito ay na-harvestan daw dito. Pila ka kilo po, Ben? Just kilos daw yung na-harvest dito. Marami-rami na yun. Okay. Bagong kinukultibar daw to. At saka puntahan naman natin. Ano po to? Mga yung ano na? Spring beans. Mayroon din siyang mga kamatis at saka tangkong. Hindi ba saan yung tangkong? Juan? Bob? Tara! Bob, sakit ya? Pwede. Pwede na. Ito daw yung isang pagkain niya sa kanyang tilapia. Pag malaki na to, it itatap niya at saka papakain. Marami pala doon ah. Maraming pala. Puntahan muna natin yung isang ano niya. Ito. Ito na pala yung pinagmalaki ni Ruby na pispan. Meron pa rin sa itaas. Marami pa daw sa itaas. Parang hagdan-hagdang pala yan to. Makikita naman yan natin yung ano, yung mga tilapia oh. Parang natutuwa sila pag nilalagyan ng pagkain. Ano saan ba ito, Gribin? Water lily, ibang klase. Mayroon namang water lily niya, gamit ito. Para may pag-itlogan yung mga tilapia at saka shelter na rin sa kanilang mga anak pag sakaling mga anak na yung tilapia. Okay. Malaki-laki rin to. Okay. Puntahan muna natin yung mataas. Nasa itaas na. Tilapia. Okay. Yung mga Marami pa lang itong tilapia. Wala pa ka-harvest. Hindi ka pa nagkaka-harvest ito? Yung pang-ulam pa daw yung konsumo pa lang daw. Ito pala yung potato niya. Tingnan natin, parang malaki na itong harvest eh. Mayroon pa siyang ini-improve dito yung isang container gardening. Mayroon siyang tanim dito na pitsay. Pitsay muna daw kasi parang naghahanap pa siya ng mga seeds. Ito na oh.
Ikita pala natin dito. Okay. Oh, naka-harvest na kadere ben. Naka-harvest na pala siya. Oh, consume mo kasi you know, marami pang ginagawa to. Dito makikita natin yung kabuuan ng kanyang farm, small farm. Yun ay isang vermicomposting, yun ay isang nursery, yung kabilang kubo-kubo doon. Ito, makikita natin yung pinaka main. Dito yung kamatis niya. Nandoon naman yung mga future atsal. Doon niya yung mga atsal niya, yung kamatis. So makikita naman natin dito. Ito pala yung rice nila. Tingnan nyo. Ito pala si Angelin, yung pamangkin ni Ruben. Isang mabait na bata at saka tingnan naman natin. Nagwawali siya. Ito pala yung mga munting tahanan nila Ruben, bro. Oh. Mayroon pa siyang mga piso dito, sisiw. Mga native ne. Ito parang ano tong sa color ini. Ito pala daw yung sa DA. Galing sa DA Bifar. Kanus amo ni mo na pa ni. Itong bagong ano? Mga July man to. Sa July pa daw tong mga similya na to. Tingnan nyo, ang dali-dali lang lumaki. Okay, ito na pala yung bebe ni Ruben. Uy, parang bumabalik yata. Parang nahihiya rin tong mga bebe na to ah. Ano naman? Oh. Kato mate. Ito pala yung manok niya. Galing haro. Alang-alang. Alang-alang. Tingnan muna natin yung mga manok ni Ruben. Pasok tayo. Ito. Galing daw to kang ano? Pablo Himen. Nang alang-alang dito eh. Ito makikita naman natin. Anong klase to? Variety o uri? Dito ba ni Hubbard? Preference or dito ni preference? Ito pala yung preference na mga manok na galing alang-alang kay Pablo Himen. Okay. Parang naglalaroan pa itong mga manok na ito ah. Pasarap pa nila nito. Tingnan natin. Huhulihin natin yung isa pag magpahuli. Akin ka na ngayon pag magpahuli. Okay. Ay. Na. ganyan ka ano yung amo yung mga alaga ni Ruben dito. Tingnan nyo. Ito pala yung rice area nila Ruben Balondro. Tingnan nyo. Malayo-layo dito pero kato dito dala ina no. Kesa na nabe. Na green ka green. Ito na live banana nest. Okay Ganda tingnan dito . Ansa man ning mga ni? Kamakmak ito lo kana sa. Tapay hangi padumdum. Ansa man ning mga klase ya? Morya pa preference. Ito pala yung mga preference niya, mga maliliit pa. Kinapalaki mo na yan.